Dahil mataas nga ang grade ng anak ko, nadesisyon na namin na magkumain ng dinner sa Tanay Highlands sa may The Farm Table. Noong mga oras na yan, papunta pa lang kami, naramdaman ko na agad na medyo nahihilo ko at para ako nasusuka. Siguro sa init at saka dun sa nasa pwesto ko sa likod ako ay kasama nung alaga kong aso. At medyo nanibagaw ko dun sa biyahe ng pasikot-sikot para din kasing paikot-ikot na kala may pauwi ng Bicol sa may bitukang manok ang daan papuntang Tanay. Yung aso ko ngang si Gord medyo sanay na kasi siguro twice na niya itong na-experience yung magbiyahe ng malayo noong siya pa lang ang aso namin. Pero si Thor naninibago kaya medyo sumilip pa sa bintana kaya nag-a-adjust pa siya. Pagdating nga namin dun sa Tanay Highlands sa The Table Farm, napansin ko na medyo kami pa lang ang tao o customer dun. Pero sabi nung waiter, kaninang tanghali, puno daw dun. Usually ang pinakapuno ang tanghali. Kaya nung pagdating namin, medyo nag-maiday yung anak ko at kami rin kung saan maganda magpa-picture. Habang nag-a-adjust yung hilo ko sa biyahe. Pero ang una kong in-order kaagad ay mainit na kape kasi nga sabi ko para akong nahihilot na susuka. Nung nakapagkape ako, ayan, medyo kaya ko nang umikot, aghouse tour ako. Nag-ikot-ikot ako dun sa The Farm Table. Tiningnan ko yung view, yung mga design nila, maganda. Napaka cozy, tsaka napaka ambience, napaka nature, tas malamig sa mata, ang daming malalaking puno, at tsaka maraming kuliglig, tsaka yung huni ng ibon, tapos nakaka-relax siya, nakaka-recharge, nare-relax ka ba kasi nasa may overlooking ka, tas malakas yung hangin. Nung pagdating namin dyan, medyo mahangin na siya. Kanina medyo tutok ako sa araw dun sa may sulok ng kotseng sinakyan ko. Kaya para siguro ako nahilo. Tas umakit ako dun sa taas. Yan, tinignan ko rin dun yung overlooking kasi nauna yung mga bata dun sa may taas. Sabi ko, anong ginagawa nyo dyan? Yung pala, tinignan nila yung pinaka-overlooking. Yan. Medyo natakot ako dyan kasi matarik yung hagdanan. Bakal lang siya. Kaya sabi ko, saglit lang ako pagkasilip ko. Bumaba rin kaagad ako kasi nga yung adjustment ng hilo ko nandun pa rin kahit nakapagkape ng konti. Yung mga oras na yan, nag-order na rin kami. Yan. Pero inuna ko lang talaga yung kape. Nag-order na rin kami. At nagtaka nga ako, nung nag-order kami, nauna pa yung dessert, yung halo-halo. At saka yung mais con yelo. Kasi pwede naman daw mauna. Kaya nauna siyang in-order at saka dumating dun sa table namin. Yan. Medyo bumaba na ako kasi sabi ko masyadong matarik yung hagdanan. Bumaba na ako yan. Tapos sumilip ako dun sa baba. Kasi nga sabi ko, ang ganda naman dito. Yan. Tapos pagdating naman ng halo-halo, ayan, medyo kumain na kami. Saan ka nakakita na nagahalo-halo na ako, tapos may tira pa akong kape, pinagsabay ko. Dumating na rin yung burger yung in-order ko. Tapos yung mga batang in-order carbonara. Tapos si Buloy naman, yung driver namin, yan, medyo parang inasal na liempo ang in-order niya. Tapos meron ding paparating na crispy pata at saka pansit at saka yung parang creamy filet bangus yun. Yan, medyo dumating na. Yan, kinuha nga ni Boy Babe yung mga salad. Yung side na salad kasi medyo yun yung pwede sa kanyang kainin kasi nga medyo diabetic siya. Kaya medyo diet siya. Kami naman, hataw naman kami sa pansit at ako naman ay kumakain ng burger. Yan, ang dami ng pansit, sobrang init pa. Tapos yung crispy pata, ang init din. Tapos ang hirap hiwain kasi medyo bagong luto, may part na medyo matigas. Pero masarap siya. Goods na goods yung mga pagkain dito sa The Farm Table Tanay Highland. Pati yung carbonara, masarap siya. Tapos yung in-order ni Buloy na parang liempo, yan, masarap din siya. Goods na goods din. Lalo na yung pansit, ang sarap. May kasamang
sahog na mas maraming parang sahog ng karne, yung parang ganun, pero masarap, sobrang init, tas may konting vegetable na, ang vegetable nila parang pechay ata yun. Tapos yan si Gord medyo nag viewing sa labas kasi nga ngayon lang sila nakalabas yung mga alaga naming aso, kaya viewing sila ng viewing. Tapos si Gord din nandun sa may gilid at saka si Thor naandun lang sa may gilid. Ayan, pinainom namin ng water kasi nga ang layo ng biyahe namin ay baka may dehydrate yung mga alagang aso. Ayan, tuwang-tuwa si Gord niyan. Tingnan mo, nag-wiggle-wiggle yung buntot kasi siguro may nahagip siyang asong dumaan. Kaya wiggle ng wiggle. Tapos tamang picture, tamang kwentuhan. Ayan, tamang... Tapos na ata kami kumain ito ng mga oras na to eh. Oo, medyo tapos na nga ata kami kumain yan. Tapos may hinihintay na naman kaming panibagong dessert. Yung ubi turon na may chocolate na parang anton, syrup, parang ganon. Kaya lang hindi ko na siya nakuha na video kasi kumakinain agad namin nung pagdating nung ubi pili. Ayan, medyo paalis na kami niyan at medyo naghahanda na kasi mahirap pabalik sa Tanay pagpauwi ng Manila kapag gabi na kasi walang masyadong poste yung mga ilaw. So paano guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat po uli sa mga nanonood at sa mga follower ko, mga taga ibang bansa. Wow, thank you.